idol at kabayan na ko Amerika nagpadala ng 2 bombers sa Japan at South Korea dahil sa paglunsad ng North Korea ng isang intercontinental ballistic missile na tumamapas sa exclusive economic zone ng Japan. Unang nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay ang mga bombers ng Amerika kasama ang F-2 fighter jets ng Japan Air Self-Defense Force. Kasunod naman ay lumapit ang 2 B-1B bomber sa Air Defense Identification Zone ng Korea at nagsagawa ng maneuver kasama ang mga F-35A at F-16 ng United States Air Force bilang pagpakita ng kakayahan ng Bomber Task Force ng Amerika. Kung inyong mapapansin, kargado ng 6 na air-to-air missile ang mga F-16 Fighting Falcon ng US Forces, isang pagpapakita na naghahanda ito sa posibleng konfrontasyon ng mga fighter jets ng North Korea. A-29B Super Tucano ng Pilipinas, balik naman sa 6 ang operational. Kitang-kita, nilagyan ito ng karagdagang firepower tulad ng rocket launcher at electro-optical infrared system at surveillance sensor. Pilipinas, meron ng lifetime support service para sa Hoserasang class frigate nito, isang bagong itinayong pasilidad na masisiguro ang tamang maintenance ng kanilang mga modernong barko na nabili pa sa South Korea. Barkong panlima ng Pilipinas, nagsagawa ng territorial defense sa Philippine Rice. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Kahapon, 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan, ang US Indo-Pacific Command ay nag-deploy ng 2 bombers sa Japan. Nagsagawa ito ng isang bilateral air exercise kasama ang mga fighter jets ng Japan Self-Defense Force upang ipakita ang patuloy, mapanganib at mga kakayahan na pwedeng gamitin ng magkaalyadong bansa sa pagsupin sa mga banta ng mabilisan ng US-Japan Alliance. Ginawa ito ng 2 bansa isang araw matapos maglunsad ang North Korea ng isang intercontinental ballistic missile na bumagsak sa loob ng exclusive economic zone ng Japan malapit sa Hokkaido. Ang inyong nakikita ay ang aktwal na video na ipinalabas sa publiko ng Joint Staff ng Japan. Ang 2 B-1B Lancer bombers ng Amerika kasama ang 5 Japan Air Self-Defense Force F-2 fighter aircraft sa hilagang kanluran ng Kyushu na nagpapakita ng kakayahan ng kanilang alyansa ng mabilis at tiyak na tumugon sa anumang mga banta laban sa bansang Japan. Ang Amerika ay nananatiling nakatuon sa kapayapaan at kaunlaran sa buong Indo-Pacific kasama ang Japan. Ang bilateral na pangako ng Amerika sa pagtatanggol ng Japan ay nananatiling matatag ayon sa pahayag na inilabas ng US Forces Japan na inyong nakikita sa screen. Akala nyo tapos na? Meron pa. Ang 2 US B-1B Lancer strategic bomber ay sumali din sa South Korea at US joint air drill noong Sabado, isang araw matapos magpaputok ang North Korea ng intercontinental ballistic missile patungo sa Japan. Sinabi ng mga opisyal ng militar, ayon sa Joint Chief of Staff ng South Korea, gumawa ng isang maneuver ang supersonic bombers Air Defense Identification Zone ng South Korea na sinamahan pa ng mga F-35A fighter jets ng South Korea at F-16 multi-role fighter ng Amerika. Kitang-kita ang kahandaan ng mga F-16 Fighting Falcon ng US Air Force na armado ng 6 na AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Ito ang isa sa mga rason, mga idol at kabayan, na mahalaga para sa Pilipinas ang magkaroon ng mga multi-role fighter tulad ng F-16. At dahil subok na sa ganitong mga uri ng misyon sa pagdepensa sa bansa at marami sa mga bansa tulad ng Amerika, Japan at South Korea ang gumagamit ng kaparehong sistema na pwedeng maibigay sa Pilipinas ng mabilisan sa kaling kailangan natin sa hinaharap. Ang 2 bombers ay galing pa ng Guam, tumungo sa Japan at ngayon ay nasa South Korea. Sa pamamagitan ng drill na ito, muli namang ipinakita ang magkasanib na kapasidad ng militar ng alyansa ng South Korea, Amerika at Japan at ang pangako ng Washington sa pagprotekta sa Korean Peninsula at pagbibigay ng mga kakayahan sa pagsupil sa banta, sabi ng Joint Chief of Staff ng South Korea. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. We're not as tough as I
ibang balita naman, muling bumalik na sa anim ang mga gumagamit ng AS-29B Super Tucano matapos itong kumpirmahin ng Philippine Air Force sa kanilang social media account. Kita rin natin ang ginagawang intense na pagsasanay ng Philippine Air Force sa ginawang Dagit Pa 2022, kung saan kabilang sa mga air assets na nagpakita ng galing ay ang mga AS-29B Super Tucano sa close air support. Atin rin nakita ang mga karagdagang firepower na inilagay sa AS-29B Super Tucano tulad ng rocket launcher at electro-optical infrared system at surveillance sensor. Ang Philippine Navy ay nag-unveil ng lifetime support service center para sa Jose Rizal class frigates nito, isang bagong itinayong pasilidad na masisiguro ang tamang maintenance ng kanilang mga modernong barko na nabili pa sa South Korea. Ang lifetime support service center ay binasbasan at na-turn over sa Philippine fleet ng Philippine Navy sa isang joint ceremony na ginanap sa Naval Operating Base sa Subic noong Huwebes, 17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kasama sa lifetime support service center ang isang temperature controlled storehouse na magbibigay daan sa Philippine Navy na pahabain ang lifespan ng mga spare parts at iba pang mga materials na kailangan para sa planned maintenance system at carry on board spares ng Jose Rizal class guided missile frigate na BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151. Sinabi ng Philippine fleet na ang nakuhang pasilidad ay bahagi ng building S712 ng dating Subic Bay Shipyard na inayos ng South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries bilang bahagi ng isang contract agreement sa Department of National Defense. Ang pinagsamang seremonya ay sinaksihan ng Philippine Navy Acting Flag Officer in Command Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, Department of National Defense Undersecretary Nemesio Gacal, Assistant Secretary Jose Lito Ramos at ang kinatawan mula sa Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at Hyundai Heavy Industries. Ayon kay Valencia, ang pagkuha ng pasilidad ay nagsisilbing pagsasakatuparan ng pangako ng Navy na ipagtanggol ang maritime interest ng bansa bilang layunin para sa mga frigate na magkaroon ng maayos na pasilidad sa pagpapanatili ng mga bagong barko ng Philippine Navy. Sa ibang balita naman, ang BRP Andres Bonifacio PS-17 ay nagsagawa ng pagpapatrolya sa Benam Rice o Philippine Rice at ibang bahagi ng Southern Zone. Ang BRP Andres Bonifacio PS-17 ay nagsagawa ng serye ng Territorial Defense Operation sa Area of Responsibility, partikular sa karagatan ng Southern Zone. Sinabi ng Philippine Navy na nagpatrolya ang barkong pandigma ng bansa sa Philippine Rice at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas upang hadlangan ang anumang mga banta. Ating ang nakumpirma sa pamamagitan ng isang vessel tracker website ang ginawang pagpapatrolya ng barkong pandigma ng Pilipinas sa Philippine Rice. Ayon sa commander ng BRP Andres Bonifacio, ng Southern Zone waters ay mapayapa kumpara sa ibang rehiyon at lugar sa Visayas at Mindanao. May mga naiulat na banda ayon sa commander ng nasabing barko ng Philippine Navy mula sa ilang grupo, pero hindi na sila maaring makapagsagawa ng malaking operasyon laban sa Armed Forces of the Philippines. Binigyan din ng Philippine Navy na laging handa ito sa kanilang kakayahan at asset tulad ng BRP Andres Bonifacio. Ang barko ay armado ng mga anti-air at anti-surface warfare, air support at flight operation platform at kaya nitong maglayag kahit ang karagatan ay maalon sa panahon ng operasyon. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.